problema. Pinag-aral ng mga magulang para makatulong sa pamilya, makapagtrabaho, makagraduate, makapagtrabaho, makatulong sa pamilya, at siyempre para sa kanila na rin, kabuhayan. Ang problema, paano ka naman makakapagtrabaho kung ala ka namang diploma? Ala ka namang transcript of records? Eto bayan ha, public service portion ho natin. Nasa aming studio ngayon si Miss Hannah Joyce Nagrampa at Clarissa Maureen Alcabaza. Sila po ay graduate ng ABE International Business College sa Fairview. Ang reklamo nila, 2 taon na hindi pa rin binibigay ang diploma at transcript of record nila. Ang sabi lang sa kanila, marami daw kasi ang gumagraduate. Hindi pa nila naasikaso at hindi pa binibigay daw ng CHED ang SO nila. Anong SO? Ay, magandang umaga sa iyo, Hannah at Clarissa. Sino ba si Hannah? Good morning po. Ikaw si Clarissa. Ano ba yung SO na yun? Special order po, from CHED. Special order from CHED, ha? At anong palusot nila kaya nyo hindi makuha yung inyong diploma at transcript of records kasi maraming gumagraduate din? Opo. Actually po, lahat po, ahead ng batch po sa amin, marami pa po hindi nakukuha yung mga nila, mga records nila. Aha. Documents po. So, ayun. So, pinupuntahan naman po namin. Pero tingin mo na, makasingit lang. So, anong pinapakita nyo pag nag-apply kayo ng trabaho sa mga kumpanya? Yung temporary lang po na binigay po nila. Temporary? Apo, na TOR, na wala pong SO number po. Kasi ako ganoon din nung college, nung graduate ako. Yung kunwari lang diploma na blanco. Ganoon ang pinapakita ko dun sa kwan. Muntik pa nga ibinato sa akin nung kumpanya. Sabi, naluloko ka ba? Yung pala, wala palang laman yun. Akala ko naman, walang biro, engineer. Noong una ko mag-apply ng trabaho, ibinigay sa akin diploma, blanco pala yun, may ribbon. Sige, buksan ho niyo. Pagbukas, niluloko mo ba ako? Ala naman pala pangalan, blanco. So, yung temporary, paano yung TOR? Yun na yun, yung temporary lang, wala pang SO. Opo, ganun din po. Kung diploma, ano naman pinapakita wala niyo? Wala po sa aming diploma. Walang diploma. Yes. So, wala kang katibayan na ipapakita na ikaw ay graduate. Opo. Ay, naku, naloko na. At sabi na itong school, Hannah, ABE na ito, ABE International Business College, kasi maraming gumagraduate. Mag-antay-antay lang. Tapos lagi po nilang nirarason yung CHED. So, anong year kayo nag-graduate? 2016. Baka siguro patapusin mo lang termino ni Duterte, 2022. 2022, suspecha ko yan. Baka makagraduate na kayo. Ay, tawagan yung itong Commissioner of Higher Education, Jesus Maria Josep, Diyos ko po naman. Oy! ABE International Business College. Tawagan nyo nga ako dito sa aking opisina at para magkalinawan tayo. Pinaaral ito mga bata na ito, ha? Para makagraduate, para makatulong sa pamilya, para na rin sa kanilang sarili makapag-ipon. Ano pang saysay na mag-aaral ito mga ito na pag nag-graduate, ala naman diploma, ala mga TOR, paano makapagtrabaho? Sige nga! Po, tragis na ABE ito, Diyos ko po naman. Muntik na ako mag-enroll dito noon. Hindi, sa amin pala iba. Hindi ba pala uso, wala pang ABE noon. Sa amin, ABC, International Business College. Nasunog, isang piraso yun dito sa may Quiapo, nasunog pa. Anyway, tawagan nyo nga itong ABE. ABE, hindi ba ito yung Juan Ama dati? AMA Computer College? Sister Company. Sister Company. Akalain mo, ha? Diyos ko po naman, itong AMA, Ama Computer College. Kay Aguilos ito di ba? Yung AMA, Aguilos. Apo. Kay Mr. Aguilos. Ito yung ama naman ito. Ito yung nauna sa STI ito Ewan ko ano ba nangyari na sa kanila. But anyway, alright, so walang, tinatawagan na, tinatawagan na ho namin ang Commissioner ng Higher Education, NCR. May kahit sino dyan sa CHED, okay? Kahit hindi NCR, tawagan na. Tsaka yung sa ABE na ito para sagutin tayo, para magkaalaman na tayo, ibibigay ba nila o ibibigay? Isa lang tatanong ko sa kanila, ibibigay niyo ba yung diploma o ibibigay ninyo? Bakit mo sasabihin hindi? Baka may sabihin hindi. Okay, ang tanong dyan, ibibigay mo ba o ibibigay? Oras, bayan! Habang tinatawagan po namin ito Commissioner in Higher Education,
Magbe-break ho muna kami, ha? Huwag ho kayong bibitiw. Ay bayan, bago ho tayo nag-break, meron hong dalawang dating estudyante ng ABE, Business College, dyan sa Fairview, nag-graduate po noong 2016, 2018 na ngayon, awa ng Diyos, ay hindi pa rin nila nakukuha kanilang diploma or transcript of records o TOR. Eh kailangan po ito bayan, pag ikay nag-apply ng trabaho, hahanapan at hahanapan ka ng mga transcript of records ng diploma para katibayan na ikaw ay nag-graduate talaga ng college. Para katibayan na ikaw ay yung ina-applyan mo ay pang pag sinabi kasi qualification at least 4 years degree. Oh. Eh kung wala ka may pakita na diploma na ikaw ay Bachelor of Science something something o Bachelor of Arts, paano ka tatanggapin? O wala ka may pakitang transcript of records, ha? Doon sa mga hindi pa po nakakatungtong ng college, ha, yung mga na elementary high school na kababayan, transcript of records, ha, doon po yung grade ng mga estudyante. Nandoon po lahat ng subjects na kinuha niya at magpapatotoo na nag-graduate siya. Diyos ko po naman. Uh-huh. Ay, nasa linya po ng aming telepono si Sir Albert Añosa, ang Chief of Staff po ni Commissioner Adamat ng Commission on Higher Education. Magandang umaga, Sir Albert. Añosa po ba, Sir, o Añosa? Añosa, Añosa. Parehas lang yan. Parehas lang, Sir. Maayong buntag sa iyo, Sir. Bisaya, masaya, bisaya ka siguro, Sir, ano? Bisaya. Dakong bisaya. Ay, salamat. Anyway, Sir, ilapit lang namin kay Commissioner itong problema ng dalawang estudyante in Tawon. Lista ng pangalan nila, mga estudyante. Oo. May dalawa pong estudyante rito siya. Dating estudyante po ng ABE, International okay. Business College ng Fairview. Okay. Sila Hannah Joyce Nagrampa at saka si Clarissa Morin Alcabasa. Mm-hmm. 2016 sila, Sir, nag-graduate dito sa ABE. Okay. 2018 na, Sir, wala pa rin yung diploma, wala pa yung diploma nila at saka TOR. Nahirapan sila, Sir, mag-apply ng trabaho in Tawon. Yes. Kaya ginahanap man, requirement ba na, Sir, pag nag-apply ka ng trabaho? Yes. Hindi lang sila, Sir. Daghan pa sila dyan sa ABE. Ang reason daw ng ABE sa kanila. Ano ang reason na, Clarissa? Sige. Sige nga. Ang sige. Reason po kasi is, ano daw po, inasikaso naman nila, kaya lang po, wala pong special order galing sa CHED. Ang ginabasol nila, Sir, sinisisi ang CHED dahil hindi pa raw dumarating ang special order. Kaya hindi raw sila makakilos, Sir Albert. Hindi naman pwede na ang CHED ang sisisihin dyan. Oho. So, unang-una, dapat yung eskwelahan. Opo. Kasi sila naman ang nagpapatupad ng programa nila, yung mga courses na pinag-i-enrollan ng mga bata. Oho. So, dapat mayroon yung government accreditation or recognition, yung mga courses nila. Mm-hmm. So, in the absence of that, mahihirapan talaga sila makakuha ng mga SO o di kaya mabigyan ng karampatang recognition. Mm-hmm. Ang school mismo ang may deficiency. Oo. May isang reklamo pa. Isa pa sa reason daw nila, Sir, madami daw gumagraduate. Tama, ito rin palusot sa mga estudyante. Opo. Mm-hmm. Ayun po yung isa sa mga reason po nila. Na maraming kayong gumagraduate, hindi lang kayong batch na ito na 2016. Marami pa mga previous years. Kaya, problema, marami sila estudyante ngayon, Sir, na floating lang ngayon, di ba ka-apply ng trabaho? Ang gamit-gamit po nila, yung mga temporary na TOR na wala pang SO dahil sabi, sisihin ninyo ang CHED. Kita mong kabastusan naman, yan. Kawawa naman yung mga estudyante. Ang may isa-suggest ko siguro, Sir Erwin, opo. Pasyal na lang siguro yung mga bata dito sa opisina ni Commissioner Adamat. Sige po. I think they can come anytime naman as long as office hours. Sige po. Pwede natin silang ma-facilitate yung kanilang mga concerns. Oho. Baka pwede na rin siguro, Sir, tawagan ninyo ka ng ABE na. Kay notorious na rin. Hindi po ito first time na may nagreklamo, Sir. Daghan na nagreklamo sa amo dyan sa ABE na yan, Sir. Tama. Kailangan lang natin, Sir Erwin, yung names ng mga yan so Opo. We can have the moral ascendancy Opo. To really inquire from that school Opo. Kung sila ba talaga ay galing dyan. Oo, oo. Papapuntahin ko po, Sir. Pasamahan ko sa tao ko siguro bukas. Oo. Umaga. Yes, Sir. Umagpuntag. Opo. Bukas ng umaga dyan sa office ni Commissioner Adamat. Sir, yes, Sir.
Sir, daghang salamat ha. Wala pa man. Daghang salamat din tawon. Thank you po. Thank you po. Thank you. Ah, sige, bukas po, samahan ko kayo doon sa aming staff pumunta doon sa office ni Commissioner Adamat ng Commission High Education. Dalhin nyo lahat yung mga ID ninyo ng eskulahan na yan, pati yung mga transcript of records ninyo na daw. Ha? At sabihin nyo doon sa kanila na, eh sir, eh, kayo po ang sinisisi. Ha? At tama naman si sir na bakit nasisisiin ang CHED? Trabaho nila yan. At saka hindi naman po pwede. Ang alam ko dyan, bago pa mag-graduate ang estudyante, kung kayo ay, kunwari, ay gagraduate, for example, kayo ay gagraduate, batch 2019 kayo, ngayong March, ngayon pa lang, isinasabit na yung pangalan, possible candidates for graduation. Para may ready na ito na nililista na. Ngayon, pagdating ng mga February, March na, na-comply na ninyo lahat ng requirements, yung mga ekang, mga grades, yung mga thesis ninyo, ipapasubmit na yan sa CHED para aprubahan na yan. Ang tanong sa inyo dyan, AB, mga hinayupa kayo, ayaw sumagot nito mga buang na ito. Itong si Ferdinand Sia, ay siya na nga, marketing head ng ABA, ay sabi niya, nagpapadoktor ako. Doktorin ko yung mukha ko, hinayupa ka. Buang ka, niloloko mo kami. Baka doktor ng pusa. Well, anyway, sige, Neng, samahan pa namin kayo bukas sa office ni Commissioner Adamat at dalhin niyo mga records ninyo at saka ID ninyo, ha? Para matawagan itong ABE na ito, ha? Yes, okay, maraming salamat. Sige, bukas.